Magandang araw ulit mga bata. Andito tayo sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Intercropping ng halamang ornamental sa halamang gulay. Mas nakakasiyang makita na mga halamang ornamental ay may kasamang halamang gulay. Dahil bukod na may masisilayan kang magandang tanawin, ay may makukuha ka pang mga sariwang gulay sa landscape garden na ginawa sa harap o likod ng inyong bahay. Nangangailangan ng maingat na pangangalaga, ngunit sulit naman dahil hindi naman mahirap magpatubo ng mga halamang gulay. Kailangan lamang ng sapat na lugar, sikat ng araw at oras na dapat gugulin sa pag-aalaga dito. Maaari ring maglagay ng balag upang pagapangin ang mga ampalaya, sitaw, yellow bell o dama di noche kung ang lugar ay maliit lamang. Pamamaraan sa paghahanda ng taniman ng halamang ornamental o gulay. Una, alamin ang anyo ng lupang taniman. Ikalawa, ito ba ay lupang mataba o anumang organikong bagay na maaaring ihalo? Hindi lalago ng maayos ang mga pananim kapag bitak-bitak ang lupa o kapag malagkit at sobrang basa ang lupa. Pangatlo, kapag maayos na ang lupang taniman, pwede na itong bungkalin gamit ang asarol at piko. Tanggalin ang mga bato, matitigas na ugat at mga di kailangang bagay ng halaman. Pang-apat, kapag nabungkal na ang lupang taniman, lagyan ito ng organikong pataba, gaya ng compost o humus, at patagin ito gamit ang kalaykay o rake. Panglima, matapos mabungkal at mapatag ang lupang taniman, maaari na itong taniman ng mga halaman o punong ornamental. Paraan sa pagpaparami ng tanim. A. Pagpapasupang o layering. Ang pagpapasupang ay ang pagkakaroon ng ugat habang ang sanga ay nakadikit pa sa puno. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga halamang bulaklakin at mga halamang baging na nakadikit ang mga sanga sa lupa. Ang inugatang sanga ay pinuputol at itinatanim ng panibago. Mga hakbang sa pagpapasupang. Una, piliin ang halamang maaring maparami sa paraang pagpapasupang. Kalawa, diliging mabuti ang halaman. Ikatlo, ihukay ang paso upang mailapit ang gumagapang na halaman sa lupa. Pang-apat, maaring takluban ng lupa ang sanga upang higit na mapabilis ang pag-uugat nito. At ang panglima, panatilihing basa ang lupa. Sa B, pagpapaugat o marcoting. Ang pagpapaugat ay isang uri pa rin ng makaagham na paraan ng pagpaparami ng tanim. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng lupa sa sanga upang dito mag-ugat. Ang chiko ay karaniwang pinapadami sa ganitong paraan. Mga hakbang sa pagpapaugat. Una, pumili ng malusog na sangas na maaring paugatan. Kalawa, sa pamamagitan ng matalas na kutsilyo, magtanggal ng balat na pabilog sa puno sa lapad na dalawang daliri. Pangatlo, magtali ng bunot ng nyog o plastik sa ibabang bahagi ng tinanggal sa balat ng sanga. Pang-apat, punuin ng matabang lupa ang bunot ng nyog o plastik. Panglima, itali ang itaas na bahagi ng bunot ng nyog o plastik. Pang-anim, diligin palagi. Mga dapat tandaan sa pagpapaugat. Una, pumili ng sangang malapit sa lupa upang madali ang pagdidilig. Pangalawa, pumili ng sangang hindi masyadong nasisikatan ng araw. At ang pangatlo, pumili ng sangang ligtas sa mga insekto o naninira sa halaman. Pagsasanay.
Ito ay patnubay ng magulang. Subukin gawin alinman sa dalawa ng pagpaparami ng halaman gamit ang video o vlog para makita ng guro. At ito ay ipasa sa Messenger o di kaya sa inyong group chat. Hanggang sa muli nating klase, mga bata, paalam!